So another flight session of my Habsan Black Hawk 1. This time I'm going to fly over the city. So yung city ngayon is super busy because of the fiesta celebration. So paliliparan ko siya. Medyo malayo ako sa city. Like medyo nasa tagiliran ako ng outskirt ng city, not that too far, but nandito ako sa medyo pakita ko muna sa inyo, nandito ako sa the home point has been updated. Please ayan, bali andun yung city, yan dyan, sa taas na yan. So nandito ako siguro mga 200 meters from the city proper. Although city pa to, central business district, but umiwas lang ako dun sa napakadaming tao. So 2.7K yung aking footage, 30 FPS, auto pa rin, naka-automatic pa rin. As you can see naman sa aking screen recorder. So I'm super busy ng city ngayon because of the week-long Peña Francia fiesta celebration. So paliliparan ko yung city kasi dun sa mismong city proper ay madaming pulis, napakadaming tao, napakadaming sasakyan, saka napakadaming mga sinaradong mga kalsada. So yung mga open space doon ay mahirap pag take off on because of the napakadaming tao, super busy, super dami ng tao. There's a lot of people strolling, walking, lots of cars and other vehicles because of some road closure, because there will be a upcoming parade, I think military parade. So that's why may mga road closure because yung dadaanan ng parada ay sinarado. Then ang daming nakabantay na mga lespu. So harap tayo doon. So let's expect na hindi ganun kaganda yung magiging reception ng drone natin because of the interference and obstructions and crowded, super crowded yung place. So that's why we cannot expect a very good reception or signal. Swerte na lang natin pag walang masyadong signal cut ang mangyari and other signal interference. So yan nga, almost eto na yung pinaka city proper niya. So 250 meters away from my takeoff point. So eto yung pinaka central business district ng city. So 2.7K yung aking video and 30 frames per second. So Black Hawk, Habsan Black Hawk 1. So previously na test ko siya sa super open space. Yun, impressive. So right now dito ko naman siya i-test dito sa medyo crowded na spot, na environment, crowded and daming obstructions, and of course expect natin yung mga signal interference dyan, mga signal interruptions like wifi, mga radio signal, mga radio frequency, yung mga walkie talkie. Yun, so umabot na ako ng 488. So yun, so far okay pa yung signal, 112
altitude, height. So as you can see, may mga banderitas na nakakabit sa mga kalsada. Parang may konting delay na sa signal, pero so far okay pa. Ganda rin na connection ni Hobson Black Hawk 1. Hindi lang tayo magpapalipad dun sa may bandang simbahan for out of respect, for some respect naman sa church, kasi napakadaming tao din eh. So this is the city proper. Kung mapapansin nyo, daming sasakyan, traffic. Etong kalsadang to super busy, yan o, dami naka anong sasakyan. So 644 goods pa yung signal. May napapansin lang akong lag or some delay na not that too much. Not that much, I mean super ano naman, not that too laggy, manageable, and kumbaga tolerable, still acceptable yun, the right the precise word is acceptable. Yun, acceptable pa naman siya so far. So this is the city, and then dyan, andito ako dyan sa may dyan ako nag-take off sa may anong yan, sa may ilog na yan. Okay, as you can see the radar icon, pabalik na ako. So isa pang stroll, because okay, konting try natin, konting taas pa. Let's exceed the okay, 120. Because as far as I know, you can fly this Hobson Black Hawk 1 up to 500 meters altitude. Although it's already too much, 500 meters. But I won't abuse the maximum height provided by Hobson Black Hawk 1. Dito lang tayo sa responsible height, responsible altitude. So yun, may clouds. Look, nasa taas tayo ng clouds, oh. Grabe, oh. Yan, clouds yan, oh. Medyo mababa lang. Okay, lapasan natin yan. Trace natin tong ano, daanan ko yung ano, yung ilog, yung river. Super busy. Kahit dito sa akin maririnig nyo yung mga sasakyan. Sobrang parang naguunahan, nagkakarera. Sobrang dami kasi, sobrang busy ng lugar na to. Eto, sarado na talaga tong kalsada na to. Ayun, yung bridge na yan, because yan yung dadaanan ng parada. So maaga pa lang sinarado na ng mga authority, ng city government, because diyan nga dadaan yung parada, yung mga dadaanan ng parada ng
military parade sinarado na ng city government ng mga authority, police, kapulisan. So early morning may ibang mga taong tulog pa. So mapapansin nyo yung ibang kalsada ay walang dumadaan because yun nga, mga daanan ng ano yan, daanan ng parada. Okay, 10 minutes of aerial video dito. So yan yung plaza. Asa na? Ayun, eto. So umabot ako ng plaza at 700 meters from my takeoff point. From the takeoff point. So sa harap ko may mga obstruction, guys. May mga 2 to 3 story building and tower and some electrical post. Kaya tulad na sinabi ko, I will not expect a very good signal reception connectivity from the aircraft because of the obstructions and the super crowded yung ano yung location. But so far binigyan pa rin tayo ng ano, binibigyan pa rin tayo ng napakagandang signal ni Hobson Black Hawk 1. So far maganda pa rin. Maayos pa rin yung signal, wala pa ring lag. Merong super delay, merong napakakunting delay pero super acceptable and understandable. Ito yung okay, picture tayo. Kuha naman ako ng picture. So, eto na. Patayin ko na muna 'yung ano kasi hindi yata makapagkuha ng picture simultaneously while you are filming. Alam ko dun sa yung Hobson H501S nakakapag simultaneous yun eh. Makaka ano ka ng picture eh. Makakapag take ka ng picture while filming eh because 5.8 gigahertz. Ito parang barko eh. Sample picture lang tayo. Tingnan natin yung itsura ng picture. By the way, yung picture niya nga pala ay nakalagay sa description kung ilang megapixel. Lang naka ano kung ilang megapixel yung nakalagay na ano resolution niya. Tayo. Kuha tayo ng magandang na nakalagay ko ilang megapixel eh. Ako yan, sport mode para mabilis. Yun. Para medyo mabilis yung movement natin. Yung mobility ng aircraft mabilis. Especially pag kukuha tayo ng magandang angle for picture taking. Kailangan natin ng mabilis na galawan para makuha kaagad natin yung angulo na gusto natin pagdating sa photo. Yun, mukhang maganda to. Okay, oops. Ah, mukhang maganda. Picture. Yun. So 147. Oh, maganda to ah. Ang magandang angle to ah. Okay, picture. Nice. So 46% battery.
Meron na talagang napaka ano siya, meron ng lag, onting lag, pero super acceptable pa talaga. May lag na pero acceptable pa rin. Di pa nakaka-prostrate yung lag. Maganda rin signal ni Black Hawk 1 ha. To be fair ha. Maganda yung ano niya, yung signal niya. Yung signal na yung connection niya, maganda. Maganda yung binibigay na signal ni Hubsan, to be honest. Hindi ka manghihinayang, hindi ka mapoprostrate. Wide angle, parang wide angle niya. Mamaya makikita natin yan sa ano. Parang ano siya eh, wide, super wide, maganda. So, kuhanan natin yung buo, yung mga landmark, especially yung mga landmark. Ayan yung Coliseum, yan yung IBM building. The battery is okay. Magre-return to home na ako after lang neto. Ayan yung Coliseum, ayan yung IBM building. And then SM, sana makita yung SM. Hanapin natin yung SM. Ayun. Sama natin sa picture sa SM para mga landmark yan eh. Yan. Photo. O, 37% battery. Anyway, yung distance ko is 165. So, kayang-kaya namang mag-return to home yan. Yan. Tingnan natin to. May lag na pero okay pa rin. Acceptable pa rin siya. Okay, return to home because of the low battery situation. Yan, pauwi na natin siya. Ayun, maganda to. Picture. So, pauwi na siya. 134, 120, 110 meters distance at 202 altitude. Oops. Why? Ayun. Siguro na andyan na siya sa taas. Poor signal. Please adjust the antenna. Masyadong ano lang, mataas. Yung poor altitude. Signal poor, adjust the antenna. Kung kailan ka malapit, saka ka magkakaroon ng signal notification na signal poor. Ayan na oh. Ayan na, nakita ko na. So, ilang minutes? 18. So, from takeoff to landing. Kailan malapit? Saka ka nagkakaroon ng ano eh. Ng signal notification eh. Low battery level is only the battery level is only 30%. Okay, pauwi na eh. Andiyan na 'yo. Oh. Andiyan na. Pauwi na siya eh. Mahaba rin yung flight time niya. Siguro kung isasagad mo yung battery, isabuti na ng mga 21 minutes. Which is okay na rin, average. Mga 20 to 22 minutes yung flight time niya. Ayan, pwede na rin tong maging basis tong video na to regarding sa flight time niya. So, ano na lang, give and take na lang. Ayan na. Give and take na lang. Meaning, parang ano na lang, tansyahan na lang. Kasi yung altitude ko naman is umabot ako ng 200. Siguro ganun. Ganda rin eh. Hubsan Black Hawk 1. Hindi ako nagkamali sa pagbili sa aircraft na to.
Habsan Black Hawk 1, di ako nagkamali. Maganda rin. Maganda yung performance niya, solid. Sa halagang napakamura niya. I mean, sa ganitong klase ng drone, maganda, 4K, tapos solid drone. Mura to. 2 batteries pa. Mura to, guys. Mura tong drone na to, sinasabi ko sa inyo. Bilhin nyo na to, magandang ano to. Mura to, guys. Murang drone to. Yan. Mura na to, guys, sa presyong to. Tapos yung yan, balik tayo sa flight time bago tayo maubusan ng battery. Flight time, so umabot ako ng sa ngayon nakapaglanda ko siguro ng mga 20 minutes. Take off 100% battery, tapos naglanda ko ng mga after 20 minutes of flight. Tapos meron pa akong 25% battery. Siguro mga sagad, yung talagang de-drain mo yung battery is pwede kang umabot ng mga 25 minutes. 24-25 minutes, give or take. Doon na yun, nasa range na yun. Yung flight time niya. Full charge will give you like around 24-25 minutes of flight time. Sagad na yun, ha. Almost drain na yung battery niya. Talagang magre-return to home si Black Hawk nyo is talagang ano na. Sagad na yung battery niya. So, yun. Thank you so much, guys. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Sana nagustuhan nyo at sana magustuhan nyo. And, syempre, subscribe to the channel. Yun lang, ano, favor naman. Pa-subscribe sa aking channel. And, paki-like naman tong video na to as well. And, kung gusto nyo yung i-share to sa ibang groups, you may share this video para ma-educate yung iba, magkaroon ng idea yung ibang drone pilot or yung would-be buyers ng drone na to, magkaroon ng idea kung gaano kaganda, kung gaano ka reasonable tong drone na to. Mura, tapos napaka solid na drone. Connection solid, video quality solid, yung performance niya solid, brushless motor, basta maganda. Maganda tong anong to, Habsan Black Hawk 1. Maganda, maganda talaga. Sa presyong sulit, sa presyong di mo babasagin yung piggy bank mo, solid to, napakaganda. Flight time yun, maganda. Solid din. 3,200 mAh battery will give you like 24 to 25 minutes of flight time. Solid talaga. So thank you, guys, and I'll see you in my next video. Subscribe to the channel, please.